bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Paulit-ulit akong binaboy ng sarili kong ama. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Emily. At ito ang aking secret file. Sisimulan ko ang kwento ko sa panahong 14 years old pa lang ako. Ako ang panganay na babae sa aming magkakapatid. Ang mama ko ang breadwinner sa pamilya namin. Kasi siya lang ang nagtatrabaho. Habang ang papa ko naman, nasa bahay lang. Habang nasa trabaho si mama, ako ang sumasalo sa mga responsibilidad niya sa bahay. Gaya ng paggawa ng mga gawaing bahay. Ako ang nagluluto, naglilinis, naglalaba ng mga damit at iba pang gawaing pangnanay na. Kahit nasa bahay lang ang papa ko, may mga skill at talento din naman siyang nagagamit para kumita ng pera. Nagluluto ang papa ko sa isang pugon dito sa amin. Yun bang parang dirty kitchen na nasa likuran ng bahay namin. At yung mga pagkaing iniluluto niya, ibinibenta niya rito sa tapat ng bahay namin. Ayon ang pinagkakakitaan niya. Kaso nga lang, kapag si Papa nagkakapera o di kaya ay medyo malaki ang kinita sa isang araw, eh halos ibuhos niya lang ang pera niya sa mga bisyo niya. Ayoko na lang diretsahang sabihin kung anong klaseng bisyo. Pero kapag ang isang tao eh nababangag, alam nyo na kung ano yun. At yung pagbibisyo ni Papa? Yung pagiging bangag niya kadalasan? Yan. Yan ang isa sa mga sumira sa buhay ko. DJ Rocky, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa kwento ko. Inaabuso ako ng papa ko. Paulit-ulit. Kapag si mama ay wala sa bahay dahil nasa trabaho, at kapag nagkakataong wala sa tamang pag-iisip ang papa ko, kapag nawawala siya sa sarili niyang katinuan, ginagalaw niya ako. Oo, DJ Rocky, ang sarili kong tatay na dapat pinoprotektahan ako, siya pa ang unang sumira sa pagkababae ko. At nung time na yun, ano ba naman ang alam ko? Inosenteng inosente pa ako noon. Hindi naman kami nakakapanood ng telebisyon nung panahong yun. Kaya siguro, hindi kami gaanong mulat sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. Akala ko, normal lang yung ganun. Buong akala ko, okay lang na kapag ang nanay ko ay wala sa bahay, ako ang gaganunin niya. At dahil sa pag-aakala kong yun, eh hindi ko siya kinwestiyon. Hindi ako pumalag. Hindi kami nag-uusap ng papa ko tungkol sa mga ginagawa niya sa akin noon. Paano ko iisipin? O paano ako magkakaroon ng ideya na mali pala ang ginagawa niya sa akin?
Alam mo, tsaka ako na lang naisip na hindi tama ang pinaggagawa niya sa akin. Noong naulit ang mga nangyari sa amin. At umabot na sa puntong hindi na kinaya ng utak at katawan ko na iproseso ang mga naganap. At patuloy pang nagaganap sa pagitan naming dalawa. Doon na ako natauhan. At napatanong na rin ako sa sarili ko kung bakit ganito sa akin si Papa. Tama pa rin ba ito? Dapat ba magsabi na ako kay Mama tungkol sa ginagawa niya sa akin o hindi? Kung aayaw ba ako sa ginagawa niya sa akin, papagalitan niya ba ako? Sasaktan niya ba ako? Paano yung mga kapatid ko kung hindi ako magpapaganito kay Papa? Sila naman kaya ang gaganutihin niya? At kung sakaling dumating ang panahon na sila naman ang ganituhin niya, kayanin kaya nila? DJ Rocky, wala akong magawa. Eh, tatay ko yun eh. Padre de pamilya namin yun. Wala ako sa posisyon na sumuway sa utos o kagustuhan niya. Igalang daw ang mas nakatatanda, di ba? Kaya ang nararamdaman ko na lang, takot. Takot, matinding takot. Takot na baka saktan niya ang mga kapatid ko. Takot na baka mapagalitan ako. Halo-halong takot. Kaya ako na lang ang sumalo ng lahat. Lahat ng takot. Lahat ng sakit. Lahat ng pagtitiis. Ako na lang. Kahit ang mama ko walang kaalam-alam. Wala. Hindi ko na sinabi kasi ayokong magkagulo palalo. Baka kapag nalaman niya, mag-away sila ni Papa at mauwi pa sa hiwalayan. Lalong masisira ang pamilya namin. At ang mas grabe pa dyan, ay baka magpatayan sila at madamay pa ang mga kapatid kong inosente. Kinimkim ko na lang. Kinimkim ko na lang. At dahil doon, nagsimula ng madiskaril ang buhay at pagkatao ko. Dahil sa pang-aabuso sa akin ng Papa ko, ay nakaramdam ako ng pagkamuhi sa kanya. Unti-unting binalot ng galit ang puso ko. Kaya nagawa kong magrebelde sa kanya. Tumatakas ako sa bahay. Sumasama ako sa mga kaibigan ko at nagiinom kami. Dinaan na lang namin sa inumang lahat. Para kahit konti, para kahit sandali, eh makalimutan ko ang kagaguhan ng Papa ko. At dahil nga nagrebelde ako, hindi ko magawang makipagrelasyon ng basta-basta sa ibang lalaki. Dala na rin ang takot na nabuo sa utak ko. Nakapag-iisipin kong makikipagrelasyon ako sa iba, kahit kaedad ko pa, ang lumalabas na imahe sa utak ko ay ang imahe ng Papa ko. Yung itsura niya na tumatak sa akin every time na may mangyayari sa amin. Eventually, naghanap ako ng pwede kong pagkakitaan para matustusan ang sarili kong pangangailangan. At hindi naman ako nabigo. Dahil naging assistant ako sa isang karinderya. Sa kabila nito, eh, hindi ko pa rin naman itinigil ang pag-aaral ko. Pumapasok pa rin ako sa eskwelahan. Mapalad lang siguro ako na nakuha ako sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko. At malamang, nakatulong ito para kahit papano makalimot ako sa mga ginawa sa akin ng Papa ko. Isang buwan ang lumipas, habang naguhugas ako ng mga plato sa karinderya, pinagmamasdan ko ang mga customer namin kumakain. May nakita akong isang lalaki sa labas, nakasandal sa isang kotse at panay ang kindat sa akin. Napansin ko siya at sabi ko sa sarili ko, mukhang cute naman itong lalaking ito. Type ko to ah. Lumipas ang ilang linggo, bumalik ang lalaking to sa karinderya. Nagpakilala siya
Itago natin siya sa pangalang Noe. Malaki ang katawan niya. Kasi tagabuhat siya ng mga sako ng bigas. 20 years old siya noon. At siyang panganay sa kanilang magkakapatid. Tumatayo rin siyang breadwinner sa pamilya nila. At eto na nga. Tinanong niya ang pangalan ko. Nagpakilala naman ako. At dahil medyo may pagkapili ako, biniro ko siya. Sabi ko, Noe, alam mo, type kita. Iuwi mo na lang kaya ako sa inyo. Pag uwi mo, dalhin mo na ako sa inyo. Antayin kita mamaya ha. Wala akong pake kung matatagalan ka mamayang bumalik. Basta antayin kita mamaya. Nagulat si Noe. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya agad nakaimik. Pero sabi niya sa akin, alam mo, Emily, loko-loko ka. Tara, labas nga tayo. Baka naiinitan ka lang dyan eh. Dyan eh. Tara na nga. At ayun, naglakad-lakad kami sa labas. Nagpahangin lang naman. Konting usap, konting biruan, konting kumustahan, basic na tanungan lang. Pero hindi ko pa sinabi noon sa kanya yung tungkol sa mga nangyayari sa akin at kay Papa. Isang beses habang naglalakad ako, napansin kong may isang nakabike na nakabuntot sa akin kahit saan ako lumiko ng paglalakad. Noong mapalapit sa akin yung nakabike, hindi ako nakatiis magtanong. Sabi ko, ba't mo ako sinusundan ha? Anong kailangan mo? Tinanggal niya yung nakalagay sa ulo niya. Ay, si Noe pala. Sabi niya sa akin, Hi Emily, pwede ka bang mas makilala? Sundan kita pa uwi sa inyo ha. Hatid kita, gusto mo? Sagot ko sa kanya. Ano? Huwag mo na akong ihatid sa amin. Baka makita ka pa ng papa ko, magagalit yun. Sagot naman niya. Eh bakit naman siya magagalit? Eh ihahatid lang naman kita. Anong masama dun? Tsaka gusto ko rin silang makilala. DJ Rocky, napaisip ako kung okay lang ba. Pero magkaibigan pa lang naman kami. Kaya sige, pinayagan ko na lang siya na sumama sa akin pa uwi. Pinapasok ko pa nga siya sa bahay. At saktong-sakto, pagpasok namin sa loob, laking gulat namin na makita na nakabungad na pala sa amin ang papa ko. Titig na titig sa aming dalawa. Hindi namin alam ang gagawin o sasabihin, DJ Rocky. Naging malikot ang utak ko sa mga posibleng mangyari. Magagalit ba sa amin si Papa? Magre-react ba siya ng masama? Ipahihiya niya ba ako kay Noe? Ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Papa nung makita niyang kasama ko si Noe? Dito mismo sa bahay namin. First time kasi yun mangyari. At sa totoo lang, sobrang nabigla ako sa actual na naging reaksyon ni Papa. DJ Rocky, hindi naging madali ang pagkabata ko. Nakaranas ako ng pang-abuso mula mismo sa Papa ko. Sa tuwing bangag siya dahil sa pagbibisyo niya, naawa-abuso ako. Sa umpisa, akala ko normal lang yun. Pero habang tumatagal, naiisip kong mali pala ang ganun. At kahit unti-unti ko na yun nare-realize, hindi ko pa rin magawang tumanggi o pumalag sa mga kagustuhan ni Papa. Sa takot na masaktan pa ako lalo,
o kung sino man sa pamilya namin, sakaling malaman pa nila ang lahat. Walang kaalam-alam noon ang mama ko, maging ang mga kapatid ko. Wala silang kaalam-alam sa pinaggagawa sa akin ni Papa. Lahat ng takot, sakit, galit, kinimkim ko yun. At dahil napuno na rin siguro ako, nagrebelde ako. Natuto akong bumarkada. Natuto akong mag-inom. Dala na rin ang pagre-rebelde ko, naghanap ako ng sideline. Nakuha ako bilang isang assistant sa isang karinderya. At doon ko na nakilala si Noe. Tulad ko, panganay rin siya sa kanilang magkakapatid. Siya ang tumatayong breadwinner. Kursunada ako ni Noe. At ganun din naman ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya naging malapit na kami sa isa't isa. Isang araw, niyaya niya akong ihatid pauwi sa bahay namin. Nung una, nag-aalinlangan ako. Dahil ramdam ko pa rin ang takot na baka kung anong gawin sa akin o sa amin ang papa ko kapag nakita niyang magkasama kaming dumating sa bahay. Pero dahil kaibigan pa lang naman ang tingin ko kay Noe at naisip kong wala naman sigurong masama, ipinayagan ko siyang sumama. Pinayagan ko siyang ihatid ako. Saktong-sakto, pagpasok namin sa may pintuan ng bahay, nakabungad ang papa ko. Nakatayo siya, titig na titig sa amin. Ako naman, hindi agad makapagsalita. Napatitig din ako kay papa. Kinakalkula kung ano ang magiging reaksyon niya. Para bang ine-expection niya yung kasama ko mula ulo hanggang paa. Aminado akong kabadong-kabado ako noon. Pagkatapos ang ilang segundong katahimikan sa pagitan namin, nagsalita na si Papa. Kalmado niyang tinanong, "Sino yan?" Sumagot ako ng, "Pa, si Noe nga po pala, kaibigan ko. Inihatid niya lang ako." Sabi naman ni Noe, "Hello po, magandang gabi po." Ang sagot lang ni Papa, "Ah." Tapos, tumalikod na lang siya at naglakad palayo. DJ Rocky, akala ko pagagalitan niya ako. Hindi ko inakala na parang okay lang sa kanya na may kasama akong lalaki pag uwi. Inihatid lang naman kasi niya ako eh. Sana nga, okay lang talaga kay Papa. Kinabukasan, sabi ni Noe sa akin, iyahatid niya ako uli. Dadalaw daw siya uli sa bahay. Hindi na naman ako nakatanggi. Sumama siya uli sa bahay. Pagdating namin, andun uli si Papa. Pero hindi na nakatitig sa amin kagaya ng nangyari kahapon. Nakaupo siya sa kusina. May hawak na baso ng alak. Nang makita niya kami, sabi niya agad, "Noe, pangalan mo, diba? Anika, tara, inom." Kitang-kita ko ang pagkagulat ni Noe. Lalong-lalo na ako. At kesa naman tanggihan niya ang alok ni Papa, pumayag siyang makipag-inuman na rin sa Papa ko. Lumapit na rin siya kay Papa doon sa kusina. Ako naman, nasa sala lang. Kunwari, may ginagawa. Walis dito, walis doon, ligpit dito, ligpit doon. Kunwari, busy ako pero ang totoo, pinagmamasdan at inoobserbahan ko ang Papa ko at si Noe. Kwentuhan lang sila habang umiinom. Nag-jamming pa nga eh. Nag-gitara pa si Papa at nagkantahan pa sila. At doon ako mas lalong nagulat.
Hindi ko talaga inakala na ang papa ko ay makikipag-bonding sa kaibigan ko na bago lang niyang nakilala. Naisip ko parang napaamo nitong si Noe ang papa ko ah. Sana naman hindi magbago ang pagtingin ni papa kay Noe. At sana mapabilib naman si ni Noe si papa. Ano man ang patunguhan ng pagkakaibigan namin. Then one night, nagpaalam si Noe kay papa at kay mama. Nalalabas kami, bandang alas 6 ng gabi. At dahil gagabihin kami, nagpasama na lang ako sa pinsan kong si Crystal. Kasama naman ni Noe ang kaibigan niyang si Ryan. DJ Rocky, medyo nakaramdam pa rin ako ng takot. Kasi unang beses naming lalabas, na gabing gabi na. At aaminin ko, takot din ako makipag-holding hands kay Noe. Kasi akala ko talaga kapag nakipag-holding hands ang isang babae sa isang lalaki, eh mabubuntis na agad. Hindi nga, yun talaga ang inakala ko. Sobrang inosente ko, DJ Rocky. Ignorante na rin, kung yun man ang tamang salita. Inosente at ignorante sa ganung bagay. Natutokso pa nga kaming dalawa nitong sina Crystal at Ryan eh, na itodo na lang daw namin para may mangyari sa amin ni Noe. Sabi ko, "Lo, walang ganun na. Tara na nga, punta na lang tayo sa plaza." Pumunta kami doon sa plaza, nagikot-ikot. May nakita kaming convenience store na 24/7 namang bukas. Niyaya ko silang mag-inom. Nag-ambagan kami ng pambili ng wine. Bumili na rin kami ng beer. Pagkatapos ay pumwesto kami sa isang tambayan, malapit sa isang ilog dito sa lugar namin. Doon na kami nag-inuman. Beer ang ininom ni Noe at Ryan, wine naman ang ininom namin ni Crystal. Kaso, hindi ko naubos yung sakin. Sabi ko kay Noe, "Ikaw na lang ang umubos nitong wine, ha? Baka pag uwi ko, pagalitan ako nila mama at papa, amoy alak ako." Pumayag naman siya. Pagkatapos ay nagpa siya na kaming umuwi. Pero bago kami makauwi ng bahay, ipinagbili ako ni Noe ng mga grocery doon sa convenience store. Sabi niya, para raw sa amin yun, magkakapatid. Nagpasalamat naman ako sa kanya kahit medyo nahihilo na ako sa tama ng wine sa akin. Bandang alas 11 ng gabi, nakauwi ako sa bahay. Inihatid ako ni Noe. At doon, nag-aantay na sina mama at papa. Hindi pa rin ako iniwan ni Noe. Humarap siya sa kanila at nakipag-usap. Sabi sa kanya ni papa, "Noe, kung gusto mo nga talaga ang anak namin, antayin niyong nasa tamang edad na kayo." Sagot ni Noe, "Eh, hindi naman po ako nagmamadali, pero irerespeto ko po ang gusto niyo para kay Emily." Pagkatapos ng gabing yun, eh hindi naman agad sumuko si Noe. Madalas pa rin naman siyang bumibisita sa bahay namin. Nagdadala ng pasalubong. Nagkakausap pa rin naman kami noon. Pero napansin ko na sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay unti-unti na lang naging madalang ang pagdalaw niya sa bahay namin. Hanggang sa biglang, wala na. Wala na. Hindi na siya bumalik. Bigla na lang naputol ang communication naming dalawa ni Noe. Ewan ko. Baka naisip niya na walang patutunguhan ang pagkakaibigan namin. O hindi kaya baka pinagbantaan kaya siya ni Papa na lubayan na lang ako? Hanggang suspetsa na lang ang siguro ako, DJ Rocky. Dumating na rin kasi sa punto na wala na kaming contact ni Noe. Hindi ko natuloy malaman mula sa kanya kung ano ang totoo, kung ano ang nangyari. At bigla na lang natuldukan ang pagkakaibigan namin. Ang mas ikinatatakot ko ay baka nalaman nga ni Noe ang tungkol sa mga ginawa sa akin ni Papa. At baka
pinagbantaan siya ni Papa ng masama para hindi na siya uli magparamdam. Ang buong akala ko, si Noe na ang sasalba sa akin mula sa pang-aabuso ng Papa ko. Pero wala rin siyang nagawa sa bandang huli. Ay, ang labo. Ang labo ng dahilang tumatakbo sa isip ko. Mga dahilang hinuhulaan ko na lang kung yun nga ba ang totoo. Kaya iniwan ako ni Noe ng tuluyan. Pero kahit hindi ko alam ang totoo, hindi nabura sa isip ko ang isang malaking posibleng dahilan kung bakit bigla akong iniwan ni Noe. Lahat ng spekulasyon ko nabigyan ng posibleng sagot sa paraang hindi ko inakala. DJ Rocky, masakit sabihin, masakit aminin, pero ginagalaw na ulit ako ni Papa. Kayang-kaya. At gustong-gusto pa rin pala niya akong galawin. Akala ko, hindi na mangyayari ang nangyari noon. Pero naulit pa rin ang naulit ang patago. At ang pinakamasakit, hindi pa rin ako makatanggi dahil sa takot. Hindi ko alam kung alam na ba ito ni Mama. Aaminin kong natatakot pa rin ako magsalita at lumaban. Hanggang sa sumapit ang birthday ko. Hindi pinalampas ni Papa ang araw na yun. Ginalaw niya ako noon. At dun mismo, DJ Rocky, dun ko naranasan ng sukdulan ang magkahalong takot, galit at sakit sa paulit-ulit na pang-aabuso sa akin ni Papa. Tsaka ako nagdesisyong lumayas na sa amin. Naganap ako ng trabaho bilang isang extrang security guard sa May Plaza. Saktong pinayagan ako ng amo ko na mag-stay in sa guardhouse nila. Tapos yung kinikita ko, pinambibili ko na lang ng street food. Yun na lang yung kaya ng bulsa ko eh. Kapos na kapos ako, DJ Rocky. Kesa naman bumalik pa ako sa pamilya ko. Eh baka patayin na ako ng Papa ko sakaling umuwi pa ako sa amin. Kaya eto, tinitiis ko na lang na mahirapang mag-isa. Noong lumayas ako sa amin, nalaman ko na minomolesta na rin ang Papa ko yung iba kong mga kapatid. Hindi lang ako, kundi pati na ang kapatid kong babae na 13 anyos pa lang. At ang pinakamatindi, pati pala yung nakababata akong kapatid na lalaki na 10 years old, nadamay na rin sa mga karumal-dumal na gawain ni Papa. Naalaman ko yun kasi pinuntahan ako sa pinagtatrabahuhan ko ng uncle ko, kapatid ni Papa. Ipinaalam niya sa akin lahat. At para tanungin na rin ako kung ginalaw din ako ni Papa. Hindi na ako nakaimik sa lahat ng mga revelasyon niya, DJ Rocky. At sa sobrang pagkabigla, hindi na ako nakapagsalita. Nakaramdam ako ng guilt, ng pagsisisi. Kasi yung mga kapatid ko ang sumalo ng dagok na iniwan ko sa bahay nung nilayasan ko sila. Napahagulgol na lang ako ng malakas sa sobrang bigat ng mga nangyari sa akin ng nakaraan. At maging sa nangyayari ngayon sa mga kapatid ko, hindi ko manderet siya ang inamin. Alam kong alam ng uncle ko ang totoong nangyari sa akin. Sa puntong ito, malakas ang kutob kong nalaman na rin sa wakas ni Mama ang kababuyan ni Papa. At dahil lumabas na ang katotohanan, dinala kami magkakapatid sa DSWD para doon pansamantalang manuluyan. Habang sinampahan naman ang kaso si Papa at dinidinig ang kaso. All along, naiwan sa bahay namin ang panganay na kapatid kong lalaki. Sa kanya ko nalaman na paminsan-minsan ay dumadalaw na rin pala noon
Si Noe. Hindi nga lang siya sa akin nagko-communicate. Pero may mga panahong andun siya't bumibisita para sana makumusta ako. Hinahanap din daw pala ako. Pero sa isip ko, mabuti na sigurong hindi niya ako nakikita na nasa ganong estado. Ayokong makita niya akong sabog ang pagkatao dahil binaboy ng sariling tatay. Baka kamungian niya lang ako dahil sa mga nalaman niya. But deep down, DJ Rocky, gusto ko rin siyang tanungin kung bakit bigla na lang siyang nawala. Kung bakit hindi na lang siya biglang nagparamdam sa akin. Sa kabila ng lahat ng mga taon na nagdaan, bakit nga ba hindi na kami uli naging magkaibigan? Sumapit ang 18th birthday ko. Tsaka lang kami nakalabas ng mga kapatid ko sa kustudiya ng DSWD. Naipanalo namin ang kaso laban kay Papa. At hindi na rin kami bumalik sa bahay na dati naming tinitirhan. Dito na kami sa poder ng mama ko nakatira. Gusto ko pa sanang ikwento ang tungkol sa isang taong nakilala ko habang nasa DSWD ako. Si Mario. Yung lalaking pinagkatiwalaan at minahal ko ng tapat na totoo. Pero siguro next time na lang. Susulat na lang ako uli, DJ Rocky. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Emily. At ito, ang aking secret file.